Quezon o Quezon City bilang isa sa mga syudad sa Pilipinas na may pinakamahusay na pamamahala at pagbibigay serbisyo sa bayan. Kaugnay nito, itinanghal din ang naturang lungsod bilang pinakamayamang bayan sa buong kapuluan. Taong 2001, nang manungkulan si Feliciano Sonny Belmonte Jr. bilang alkalde ng lungsod, tambak na utang at kawalan ng pondo ang ilan sa mga pinakasuliranin ng liderato ni Belmonte nang simulan niyang hawakan ang pinakamataas na posisyon sa lungsod. Katuwang si Herbert Bistec Bautista, bilang vice-alkalde ay sinimulan ni Belmonte ang pagpapataw ng karagdagang buwis para sa mga negosyo at establishmento sa lungsod. Sa simula, isang malaking pagtutol ang natamo ng proyekto ni Belmonte sa panig ng mga negosyante. Ganun paman, ilang taon ang nakalipas na maisakatuparan ito at sa tulong ng tapat na pamamahala ay naibangon ni Belmonte ang lungsod. Lalong nahalina ang mga negosyante na mamuhunan sa lungsod dahil mismo sila rin ang nakinabang sa magandang naidulot ng pangongolekta ng buwis. Bukod pa rito, nabayaran ng lungsod ang utang nito sa mga bangko at nakalikha rin ito ng pansariling pondo na nagkakahalaga sa kasalukuyan ng 3 bilyong piso. Dahil rito, ang Quezon City ay binigyang pagkilala bilang maunlad at papaunlad na bayan. Samot saring parangal din ang tinamasa ng liderato ni Belmonte na tanda ng isang natatangi at mahusay na pamumuno. Kabilang dito ang pagiging Most Outstanding Mayor of the Philippines sa taong 2003. Maliban sa pinansyal na aspeto, kinikilala rin ang Quezon City sa marami pang maipagmamalaking mga identidad. Ito ay maliwanag na bunga ng mahusay na pamamahala sa lungsod. Kabilang dito ay ang pagiging ICT Capital of the Philippines ng Quezon City. Sa ganda at matatag na estado ng lungsod, maraming mga negosyante ang naakit na mamuhunan ng kanilang mga negosyong BPO o Business Process Outsourcing sa loob ng lungsod. Ilan sa mga hitik na lugar sa lungsod kung saan makikita ang mga BPO ay nasa kahabaan ng Commonwealth Aurora Cubao, Libis, SM North EDSA Annex at UP Ayala Technohub. Itinuturing din ang Quezon City bilang wellness center ng bansa. Ito ay dahil sa samot-saring ospital at tagamutan na may pang-world class na kalidad. Kabilang sa mga ito ay ang St. Luke's Medical Center, Lung Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at National Children's Hospital. Ipinagmamalaking identidad din ng Quezon City ang pagiging broadcast and communication capital ng bansa. Matatagpuan sa lungsod ang mga malalaking istasyon, pantelebisyon at panradyo. Kabilang dito ang ABS-CBN Broadcasting Corporation sa kalye ng Mother Ignacia, GMA7 sa Timog Corner EDSA, ABC5 na ngayon ay TV5 sa San Bartolome, at Radio Veritas na itinuturing na pinakamatandang istasyon ng radyo sa Pilipinas. Ang mga positibong identidad na ito ang nagpapaalala na malayo na ang narating ng lungsod sa ngalan ng matapat at mahusay na pamamalakad. Sabi nga ng ilan, malaking sangkap ng kahusayan at kaunlaran ng isang bayan ang magagaling at may pusong mga pinuno. Sa kabila ng mga papuri, kagalingan at mga hindi matatawarang identidad ng Quezon City ay isang panibagong pagkakakilanlan ang tila umuusbong sa lungsod. Ang lungsod ng Quezon, ang ICT Capital, Wellness Center at Broadcast and Communication Capital ng bansa ay binabansagan din sa kasalukuyan bilang Tarpaulin Capital of the Philippines. Ito ay sapagkat saan mang dako ka mapadpad sa lungsod ay matatanong mo ang samot-saring tarpaulin ng iba't ibang mga politiko.
poste ng Meralco, paaralan at mga barangay hall ay tila hindi pinapatawad ng mga politiko upang kapitan ng kani-kanilang mga tila papoging tarpaulins. Marami ang nagsasabi na ang layunin ng mga tarps ay makapagbigay ng impormasyon at kaalaman sa taong bayan ukol sa mga proyekto ng ating mga lider. Kung ganun, bakit mas tila negatibo pa din ang pagtingin sa mga tarpaulins ng ating mga pinuno? Ano ba ang mayroon sa tarps na nakakabawa sa positibong layunin nito? Ikaw, anong say mo? Popularity. Bukod pa doon? Ha? Para malaman ng mga tao kung ano po yung mga projects nila. Siyempre, para ano eh, para baka sana iroboto sila rin sa kanilang kandidatura. Sa tingin nyo, ano kuya na nakukuha nyo sa mga tarpaulins na yun? Kunwari, may libreng paggamot. Ay, sabi nga raw, may libro, pero hindi naman tayo nakakasigurong talagang ililibre tayo. Baka naman eh, paano lang nila yun? Para makakuha lang sila ng nangailangan sila sa atin. Sa tingin ko, hindi. Kasi ako, totoo lang, matandaan na rin ako eh. Halos hindi na ako nagtitiwala rin sa mga ganyan eh. Maganda lang sila pagka mayroon nangangailangan sa atin. Pagkatapos, wala. Sige. Kaya sila naglalagay ng tarpaulin is, syempre, ang pinaka-main purpose is para maging popular yung mga faces nila at mga names nila sa mga possible voters. Para putuhin sila. Bukod pa doon, ano pa? Yung para kunwari may proyekto silang ipapatupad, yan ang unang ipapalagay nila para mas lalo silang sisikat sa pangalan nila, maboto sila ng mas maraming tao. May nakukuha ka ba dyan? May natutunan ka ba dyan? sa tingin mo, bakit mas malaki yung itsura ng politiko kaysa sa proyekto? Para makita siya. Okay. Thank you. Ng mga politiko. Para makilala sila. Ano pa po? Pero sarang sa akin, defective. Kasi publish nila naman gusto nito. Mula sa mga nakalap na mga larawan ng mga tarpaulins sa iba't ibang bahagi ng lungsod, gaya ng Barangay UP Campus, Cruz Naligas, Balara, at Central, ilan sa aming mga napuna ay ang mga sumusunod. Karamihan sa mga tarps ay ikinakabit kung saan-saan lamang. Mayroon sa paaralan, barangay hall, tawad ng kuryente, sanga ng puno, at poste ng Meralco. Ano ang mali rito? Sa aming pananaliksik, walang tiyak at komprehensibong pambansang batas na namamahala sa mga tarpaulin. Sa lungsod ng Quezon, isang ordinansa ang nilikha upang pamahalaan ang mga ito. Ayon sa NC-153S-90, ipinagbabawal ang sinuman sa pag-